Kalusugan Ay Karapatan. This is part of a series of episodes on COVID-19. I am Dr. Mencit Padilla, your host for today's episode. The coronavirus pandemic has focused medical attention on treating affected patients and protecting others from infection. The rapidly increasing demand on health facilities and healthcare workers threatens to leave our health system overstretched and unable to operate effectively. Other medical concerns are still very much existent in this time of the pandemic. The country is combating other infectious diseases such as tuberculosis, dengue, and measles. There is also a burden of non-communicable diseases. According to the 2017 data of the Philippine Statistics Authority, ischemic heart diseases, neoplasms, and cerebrovascular diseases are the top three causes of mortality in the Philippines. Chronic disease management, such as chemotherapy in cancer patients, is a major step needed in preventing death from these diseases. Let us not forget preventive care or the medical services that defend against health emergencies. An example will be the well-child visits. The Philippine Pediatric Society has set guidelines in the conduct of anticipatory care and pediatric health examinations of infants, children, and adolescents. An integral part of the well-child visits is the childhood immunization schedule to help prevent infectious diseases. Systems are currently being placed to balance the demands of responding directly to COVID-19 while maintaining essential health service delivery. With the war against COVID-19 still to be won, a transition is being made to the new normal of caring for infants, children, and adults. In today's episode, we have Dr. John Añonuevo, a professor of the UP College of Medicine and chair of the Department of Internal Medicine of the Philippine General Hospital. Our second guest is Dr. Lorna R, also a professor of the UP College of Medicine and chair of the Department of Pediatrics. They will be discussing the continuing care for non-COVID patients. Good day, Dr. Lorna and Dr. John. Good day, John Senor Padilla. Good day, Dr. John. Good afternoon, Chancellor. Well, just to give our guest a preview on your practice as physicians, can you give a can you share a little about yourself? Let's start with Dr. Abad, Dr. Lorna. Well, as a pediatrician, I take care of children, both healthy and sick children. And we follow them up from birth up to 18 years old, making sure that they're growing normally, developing normally, and we also give them their immunizations. I have another subspecialty, and I'm as a pediatric endocrinologist, I take care of children with diabetes, thyroid problems, those who are not growing normally, those who do not know whether they have the normal sex organs or not. Dr. John? Ako ay isang internist, no? Ang ibig sabihin nun, ako ay nag-aalaga ng mga sakit na hindi inaalagaan ni Dr. Abad. So 19 years old and above ay sa amin na po pumupunta being internist. And ang intern medicine ay nag-aalaga ng mga sakit pamula from head to toe, ika nga, no? Especially mga sakit sa puso, sakit sa baga, sa bato, kidneys, lahat niyan po ay sakop ng isang internal medicine. At ako ay isang specialista sa puso. I am a cardiologist, actually. So for today, we have a pediatrician, an internist. So sa araw na ito, talaga yes. I-cover natin lahat, ano, from newborn to the senior citizen. And we hope that we can guide our viewers on how to care for patients of all ages. As they said, no, as I said in the introduction, we have put so much focus on COVID-19. So the most common question now is, paano naman ibang mga pasyente?
So I'd like to ask the Dr. Lorna and Dr. John, what are the medical conditions that need continuing care during this pandemic state? I'll start with Dr. John. Okay. So sa internal medicine, no? Systems involve internal medicine doctor. Unang-una ang mga heart diseases, no? I think you've mentioned very well in your introduction, Chancellor, the three most common causes of morbidity and mortality other than infection are diseases related to the heart, ang neurological, and of course, malignancy. So for the heart, yung mga atak puso o natawag natin myocardial infarction, napakaenteng nagkakaroon ng simptomas na posibleng myocardial infarction have to be seen immediately. Of course, progressive heart failure and then acute strokes. Ito ay mga sakit na kailangang makita at madala sa emergency room. And you mentioned also cancer. There is actually one part of PGH that has continuously served our patients despite the pandemic, despite PGH being a COVID referral center. Ito yung cancer institute natin. Kasi if you think about it, ang cancer hindi pwedeng makapag-intay kasi baka kumalat. So we're actually continuously serving our cancer patients despite the pandemic and despite the fact that PGH referral center. Yung iba, syempre uncontrolled diabetes, pagdudugo, GI gastrointestinal bleeding, and another patient, another group of patients that we have continuously served ay ang mga pasyente nangangailangan ng regular na hemodialysis, ang mga pasyente chronic kidney disease. So I guess those are the priority patients that we have. No, Dr. John, parang one episode each yung lahat ng sinabi mo. Exacto. But let's talk about, you know, the general things now. So I'd like to ask Dr. Lorna. Dr. Lorna, what about sa mga bata naman, sa pediatric practice natin, what are the common ones that will need continuing care? Sa mga bata, halos kahawig ng mga nabanggit ni Dr. Añonuevo. Una-una, yung cancer patients. Hindi talaga tumigil yung serbisyo ng chemotherapy sa mga cancer patients. Pangalawa, yung mga may problema sa atay na nagbi-bleed, bigla na lang dinudugo. So, isa sila sa mga priority na ina-admit. Pangatlo, yung mga nagkukumbulsyon. So, importanteng madala sila sa ospital. Or ang isang problem naman ng mga batang epileptic sa tinatawag ay pag maubusan sila ng prescription drug. Kaya mabuti na lang at nagkaroon ng provision na pwedeng magbigay ng reseta sa Viber or through electronic means. Ang pang-apat, syempre, kahit na sinong bata nagsusukata na hindi makatolerate ng mga oral fluids, so kailangan pa rin matingnan yung mga yon. At syempre, yung mga newborns na kailangan ng follow-up immunizations, lalo na yung mga may hepatitis ang nanay. So yun so far ang pinaka-common na. At saka sa field ko naman, yung mga batang naka-steroid, yung mga may tinatawag na adrenal hyperplasia, at saka yung mga naka-thyroid hormone. Yung diabetes, pwede pa naming ma-manage through electronic means. So para sinasabi mo, Lorna, Dr. Lorna, may mga, both Dr. Lorna and Dr. John, meron talagang mga kondisyon na pwede sigurong makapag-antay at ipabukas, pero meron talagang mga kondisyon na sa narinig ko sa inyong dalawa, sa araw na ito kailangan ng dalhin sa ospital. Tingnan natin ang situation natin ngayon ng itong ating pandemic state natin in the midst of ECQ. At ano yung mga naging challenges ng mga pasyente in this state wherein kailangan nilang mag-consult pero hindi sila makalabas? Ano yung challenges? I'll start with Dr. Lorna this time. Ano yung challenges sa inyo? And then I'll ask Dr. John then. Sa amin, ang na-challenge actually yung pasyente. Kunwari, may ititext kami kahit yung ibang mga pediatricians magtatanong ngayon. Alam naman natin through practice, through time na ito kailangan makita sa emergency room.
pero sila mismo ang ayaw pumunta sa emergency room dahil natatakot sila na baka ang impression nila kasi pag pumunta ka sa emergency room, may COVID na lahat yung patients na yun. So, kailangan i-explain sa kanila na yung mga ospital, gumawa naman ng mga contingency plans para mahiwala yung mga talagang may sakit na posibleng may COVID at saka may area naman na posibleng walang COVID. Ang isa pang naging challenge yung gamot, yung pag-prescribe sa gamot. Kasi yung mahigpit na rin ang mercury ngayon, so kailan i-text mo sa Viber na kumpleto yung pangalan, yung diagnosis, at saka syempre yung license number. Hindi na ino-honor yung text lang. Kailangan parang naka-electronic yung iyong prescription. Ang isa pang concern ng mga nanay, yung immunization nga. Text ng text, doktora, due yung anak ko noong April. Bakit ngayon? Paano yan? Yun ang tanong nila. Sasabihin naman namin, may mga pwede namang mahabol yung mga bakunang yan pag wala ng lockdown. Yun na lang. Pag-usapan natin, mamaya, yung bakuna. Mamaya, pag-usapan natin yung bakuna, no? Kasi for both children and adults. What about kay Dr. Jen? Ano ba ang challenge naman ngayon sa pag-aalaga naman ng matatanda? Well, nasaan ang challenges natin to? Ako, yung sinabi ni Dr. Abad, no, I think ang number one, takot, yung fear. And I'd just like to re-emphasize this to all our patients, sa mga pasyenteng nakikinig ngayon. May mga paraang ginawa ng lahat ng hospital para yan servisyo ang mga non-COVID patients. So if you really are complaining of something abnormal, something unusual for your regular patient, mga protocols at room para hindi kayo mahawaan. Now, I think ang isang problema pa is itong enhanced community quarantine natin. Some patients would need transportation to go to our clinics or hospitals because of the lack of public transportation. Especially sa mga pasyente natin sa Philippine hospital. Most of these patients, I think, use public transportation, and with the enhanced community problems that we have, most of our patients either emergency room or the various hospitals. Nako, napakahirap pala ng fear. So parang sinasabi niyo sa akin ngayon, hindi lang fear of COVID, no? The fear of going to the hospital just to take care of their own personal needs. So yung challenge, ang nakuha ko sa inyong dalawa ay, the challenge, parang mas malaki yata ang challenge talaga sa pasyente kasi maliban sa fear, ay nandun pa yung paano sila makakarating ng ospital. So what about sa doctors naman? Ano naman yung challenge? Because I think dual siya. Anong naging challenge natin sa mga doktor naman in this phase? Dr. John, anong naging challenge natin sa part ng doctors ngayon in caring for these patients? Malaking siguro in the concept yung tinatawag actually dalawang buwan ng outpatient clinics sa Lorna R na apat nakikita ko regularly ay hindi ko nakikita. And ang challenges dito is of course we do not want to spread the infection from our being a doctor and we also don't want to be infected by our patients. So dalawang side yan eh. So, there will be a lot of changes when we start seeing our patient. Ang yung tinatawag nating physical distancing. This will happen, this will go on for so many more months, I believe. That means, pag tayo ay tumingin ng pasyente, hindi natin magagawa yung dati nating ginagawa. No? Mahirap. Pasyenteng dapat lapitan mo at tingnan, but generally, that will be one, physical distancing, cutting pag ng mga protective, personal protective equipment, tinatawag nating PPE. Ang pagtingin ng pasyente ngayon, iba na, naka-mask ang doktor, naka-mask ang pasyente, baka may karagdagan goggles and face shields na hindi natin ginagawa. Pangalawa, bawat pasyenteng tingnan natin, maghuhugas tayo ng kamay. We have to wash our hands every time we have finished one patient. Pangatlo, ang paggamit ng gloves. Yan ang precautions na kailangan gawin natin.
And of course, hindi lamang doktor ang maninibago, ang pasyente. Ganun din, papunta siya sa clinic, nakamaskara siya. Ito by appointment na lahat tayo. Hindi na pwede yung mga ang pila sa baas ng mga klinika. Hindi na pwede yun. Medicine is very important. I'm sure I will leave some to Lorna. Maraming pagdagdag si Lorna about the new normal. But sa aking palagay, ibang-iba na ang magiging litrato o ang picture of how we will live after the pandemic. Dr. Lorna. Sa pedya naman, talagang napakalaking challenge yung pag-aalaga sa mga pasyente. Like, we use baba sa pedya, dalawa ang pasyente natin eh. The patient and the family. There used to be three bantays per patient. But now, because of the physical distancing, isang bantay lang ang allowed. So minsan, may kailangang gawin para sa pasyente. Di syempre, ang kikilos yung bantay. Di mapipilitan yung doktor na siya na ang parang tagapag-alaga ng patient. Kaya doble trabaho sa mga pasyente, sa mga doktor. Tapos, siyempre sa mga bata, hindi naman sila makapagsabi kung ano nararamdaman nila. So mapipilitan kang kakausapin mo ulit yung nanay, pero just make sure na naka-distancing. Tapos sa mga bata pa, sa mga babies na less than 2 years old, siyempre mahirap naman maglagay masyado ng mask sa kanila, naiirita sila. Eh alam natin na ang signs ng COVID sa bata eh very non-specific. Hindi mo alam kung may COVID nga yung bata o hindi. Kahit na sila hindi nahihirapan, malay natin na yung batang may fever or cough o nahihirapang huminga. Pwede kasi hindi yung tatlong yun nandun eh. So, pag walang mask yung bata, may chance na COVID positive siya. Pwedeng mahawa yung healthcare worker kung hindi siya naka-proper PPE uniform din. Tapos, ang init-init pa naman nung naka-gown, kaya hirap na hirap din yung mga doktor na naka-gown doon sa wards na hindi naman air-conditioned. Tapos, ang isa pang challenge ngayon sa mga doktor eh, dahil ang kalat-kalat nga yung mga areas ng pedya, kaya nahihirapan ding mag-divide ng work. So, kailangan mako-compromise ng konti yung manpower. Tapos aside from yung healthcare needs, ang isang challenge sa mga doktor ngayon ay yung compromise ng kanilang training. Lalo na sa mga doktor na kailangan ng procedure. Sa pedya, at least ilang specialties lang ang kailangan ng mga procedure, no? Yung mga cardiologist, yung mga neurologist dahil maglulumbar tap. So, aside from yung healthcare needs, yung training needs din ang challenge sa mga healthcare workers ngayon. Tapos sa mga nurses naman, yung mga nurses na may mga pamilya, ayaw nila umuwi sa bahay nila kasi natatakot sila na makapagdala sila ng COVID sa mga pamilya nila. Kaya napipilitan silang mag-dorm. Kaya meron ding emotional hurt sa mga healthcare workers na hindi makauwi, lalo na yung mga may anak, dahil ayaw nilang magdala ng COVID sa kanila. Parang diniscribe niyo na sa akin ang new normal for the practice of medicine. No? Hindi naman talagang kakaiba talaga siya. So, ang kayong dalawa, parehong taga Philippine General Hospital. Ganun din ba ang nangyari ngayon sa ating care for our patients? Kasi ang nagsara ang OPD natin, anong naging bago sa ating pag-aasikaso sa ating mga pasyente? Kasi kanina parang in general natin diniscuss. Start tayo kay Dr. Lorna. Paano ba nangyari ngayon sa ating mga chronic patients na pina-follow up? Sa mga pasyente, bawat division ngayon, sa department natin, may dedicated phone. So, buti may mga fellows na tinatawag. Kaya sila talaga ang conduit ng communication between the patient and the doctor. So, yung mga pasyente, tumatawag sa fellows, sila ang nagpa-follow up. So, by phone talaga ang consultation. Minsan, video call,
para makita yung itsura ng pasyente, Viber, ganyan. May mga ilan-ilan na nag-zoom. Kaya lang may mga, kasi may mga pasyenteng nakaka-zoom eh. Pero hindi naman lahat may internet access. Kaya minsan, cell text na lang. Sa text na lang nagde-depend. Pero parating ina-advise na may mga warning signs na kailang dalhin mo talaga sa ospital yung iyong anak na hindi talaga kayang sa phone call lang or EMS or Viber. Kaya sinasabihan yung mga pasyente kung ano dapat ang gawin, ano yung mga instances na kailangan talaga nilang dalhin sa ospital ang mga bata. Ngayong nagsara OPD natin, talagang ito lang yung ating means of connecting with the chronic patients. So talagang text lang talaga, tsaka Zoom, telepono lang talaga. No? At sa medicine, sa mga matatanda, ganun din ba, Dr. Jan? Gaya ng nasabi ni Dr. Lorna Abad, kung ano ang nangyari sa pediatric wards, halos ganun din ang nangyari sa medicine wards. The fact na naging PGH, ang Philippine General Hospital ay naging COVID referral center, nag-discalate din ang pag-aalaga natin sa mga non-COVID patients. Pero, continuous pa rin, no? We still have a ward that is able to accept non-COVID patients. As we speak, we actually have about 15 patients to 20 patients na hindi mga COVID. But as Dr. Abad mentioned, lahat ng healthcare worker, nurses, at mga doktor, kapag nag-round sa mga non-COVID area, sila ay may protective personal protective equipment na rin na gamit, nakamaskara at nakagagels. So, in a way, yun siguro ang malaking pagbabago. Thank you, Dr. Jan. Well, pareho kayo nag-advise na talagang kailangan from the home. Okay? Kung ayaw nila pumunta sa ospital. Eh. So, what kind of advice can we give our patients now in general to protect themselves in terms to become healthy? So that they don't have to go to the hospital. Pag-usapan muna natin yung ordinary child, no? I'll go to the sick child later. Pero yung, kunyari kay Dr. Jan, we can talk about the elderly. How do we help ourselves now become better protected so that we don't have to go to the hospital? I'll start with Dr. Lorna. Mga bata, syempre importante yung normal na pagkain. So kung dati yung mga nanay na hindi nakakapag-alaga ng anak dahil may trabaho, ito na yung pagkakataon na makapagluto sila ng tamang pagkain sa mga anak. Iniiwasan yung mga chichirya, kailan i-emphasize yung gulay, prutas, at mga high protein, egg, meat, ganyan. Tapos kailangan pa rin ng milk kasi yung milk mataas sa vitamin D. Kailangan nila ng milk para may calcium at vitamin D. Tapos kailangan i-advise din na sa panahon ito, kailangan nila ng high dose of vitamin C at zinc. So yun ang karaniwang ina-advise namin. Sa mga ano naman, sa mga malalaking bata na yung mga medyo teenager, kailangan importante huwag silang magpuyat. At saka iwasan yung lalabas-labas kasi karamihan ng mga COVID patients, kung titingnan mo yung statistics, pinakamataas yung age group na above 15 eh, kasi dahil nga siguro panay pa rin ang lakwacha nila, pero buti nung ECQ na iwasan yun. Tapos, so enough sleep, ganyan. Exercise din, pero syempre may physical distancing din. Yun ang ina-advise sa mga bata. Sa mga batang below 2, syempre milk pa rin, dependent sila. So, kailangan mag-milk ng mag-milk. Pero dito rin yung pagkakataon na talagang importanteng malaman ng mga nanay kung dapat yung mga bata hindi na nagdedede sa bote, dapat sa baso na umiinom. 3 square meals dapat. Iwasan ang chichirya. Kahit na walang merienda, basta tama yung paranghalian, breakfast, dinner, okay na yon. Ano pa ba, hindi naman kailangan ng, tapos yung mga processed food, iwasan. Buti na lang, limited yung pagpunta sa grocery. So, dapat matuto yung mga nanay na mag-serve ng mga natural food, mga gulay, emphasize. Yun ang pinaka-importante, nutrition at food, at
vitamin supplements, especially vitamin C at zinc. Thank you, Dr. Lorna. Dr. John? Okay. So, again, nasabi na ni Lorna more or less kung ano yung dapat gawin ng isang bata o matanda man ngayon during these days. At bibilisan ko yun. May mga additional akong sasabihin. Mag-exercise tayo, good diet, adequate sleep. At ang sigurong karagdagan na gusto kong sabihin, yung mental state natin, kailangan din natin ingatan, no? Anxiety, depression during these days, please make sure na na-identify nyo yan kung meron kayo. Ano? Yan, you have to do something about it. Get connected to your families. Sometimes overwhelming din yung news sometimes sa COVID. Kung araw-araw kayong nakikinig, oras-oras kayong nasa television at radyo at panay COVID ang pinapakinggan nyo, I think comes a time na masyadong overwhelming na. Try to stop, get out of that mode and do something else. At ang isang napaka-importanting gusto kong maipahatid sa ating mga nakikinig, kailangan nyo pong inumin yung mga regular na gamot ninyo. Especially if you have hypertension, if you have diabetes, make sure that you are taking your medication. Sasabihin ko na ngayon, yung pong takot dun sa mga dalawang gamot para sa blood pressure, yung ACE inhibitors at saka yung angiotensin receptor blockers, what at to this point in time, ito po ay safe sa lahat ng mga pasyenteng umiinom nito. So, sa pakinggan nyo ito, ituloy nyo po kung umiinom kayo ng mga gamot na ACE inhibitors, usually nag-e-end yan sa pril, no? Ramipril, captopril, lahat ng mga yan. At tapos yung ARB naman, sartan. Inumin nyo po yan kasi kailangan nyo po, especially if you are hypertensive and you have congestive heart failure. So, make sure you take your regular medications for your chronic illness and Napakaganda, no? Pagkain, masarap na pagkain, nutrition, good nutrition is still it's still a mainstay. I'm sure for the past 100 years, yun ang sinasabi, and it's still the same advice that we're giving our patients. So, for both old and young, we're seeing exactly the same advice. Good nutrition, good sleep, the right number of hours of sleep. Ilang oras ba dapat talaga ang tamang oras ng pagtulog? Sa bata at sa matanda, Dr. Lorna? At least 8 hours a day. Wow. Dr. Josh? 8 hours din ba? May nabasa ako. Ano? May nabasa ako. Pag less than 60 or 65, ang nakalagay doon ay at least 7 to 9 hours. Oh my. Or mas maganda siguro 8. Sabi nga ni Lorna, 8 to 9. 8 hours. I think kung medyo less than 65 na, I think this can go down to 7 hours. Okay. Wow. Challenging. The number one challenge is to be able to, you know, sleep as 7-9 hours a day. I actually want to take a look at the mental state because we are getting a lot of calls also on anxiety because of the condition of the pandemic. How often is this happening among the teenagers? Siguro teenagers, I will take a look at the adolescents and then among the adults. I'll start with Dr. John. Is this something that's really common, the feeling of anxiety and depression in this time of pandemic? I think malaking problema talaga ang anxiety at depression during this pandemic state. Kasi unang-una, nagkakaroon tayo ng isolation, especially sa mga pasyente, naka-quarantine sila. And you know, being in quarantine, wala kang kausap, napakahirap nun. So we have to face na malabanan natin ang anxiety and depression. And kung pasyente ka, mahirap kasi nasa ospital ka. What can you do about it? I think ito yung pagkakataon that you have to stay connected, no? Napakaganda na naman ang ating form of communication ngayon. Maraming ways to communicate sa Viber, sa ating mga
laptop, sa telepono. So I think being connected with each other is very important. And you have to get away, as I have mentioned, sometimes from the COVID issues. It becomes overwhelming. So things of you have to think of some things other than COVID para maibsan ang iyong anxiety and depression. And then, kasama na doon, gaya ng sinabi ko, if you have time to exercise, adequate sleep, although mahirap yan talaga during this time, and of course, nutrition. Okay, so thank you. What about sa among our adolescents, the teenagers, Dr. Lorna? Lessons. Marami rin ang anxious, lalo na yung mga teenagers na sanay lumalabas sa gabi. Pero kagaya nga sa CPU, ine-expect na walang pupuntang pasyente doon sa Child Protection Unit. Pero everyday, may patients pa rin pumupunta. Tapos nakikita nga sa data na nagkakaroon pa nga ng increased incidence ng mga violence sa ganitong mga panahon. Kasi siguro dahil wala na sila ibang wala ng avenue to release kung ano man yung anxiety nila. Pero tapos kahit nga hindi lang pasyente, pati mga doktor may nagiging anxious dahil takot nga sila sa ma-COVID sila. Kaya sa PEDYA, ginawa namin, merong virtual boxes kaming ginawa where they can put in their thoughts, suggestions, kung ano may nararamdaman nila. And then we have this eye care program na yung mga mentors will look after the mentees to check on them regularly kung may problema sila. So, hindi lang mga pasyente ang nangangailangan ng mental health care assistance, kundi kahit yung mga nasa ospital mismo. Kasi there's always that fear na baka ma-infect sila or maka-infect sila. Kaya ayaw nga nila umuwi. Kaya nagiging source ulit ng anxiety yon. Buti na lang, marami namang support groups like sa PGH, yung psychiatry, they offer free services. Tsaka other mental health organizations, may free consultation. I'm so thankful that we discussed mental health because this is one area that's usually neglected. But it is emerging as a concern, as you said, not only for patients, but also for the health workers. And I think we have to be conscious that we have to come up with programs or activities to make sure that it does not happen. Earlier, we discussed vitamins, and I think that was an excellent discussion on what kind of vitamins you should be getting. This time, I'd like to have a discussion on immunization. No? Earlier, we discussed immunization for the children, but of course, we know the flu vaccine, and we know that coronavirus is related to the family of flu. So I'd like to get your comment on, for the pediatric and adult side, we have to talk about, will the current vaccine protect us from COVID, and what will be its role in the total health? I'll start with Dr. Jan. Okay. Definitely, yung ating regular na flu vaccine na binibigay natin sa pasyente, unfortunately, hindi yun makaka-prevent ng COVID-19 disease. No? Tayo po ay nag-iintay pa, and hopefully it will come soon for a specific vaccine that will give us the immunity against coronavirus. Now, mga 2 weeks ago, I actually just had my flu vaccine. So anong ibig sabihin nun? Kung wala pong kontraindikasyon, kailangan pong magbigay na tayo ng mga flu vaccine natin sa mga group of patients na nangangailangan nito. I would say patients more than 65 years old, patients who have chronic illnesses like congestive heart failure, chronic lung diseases, diabetes. So yun yung mga grupo na immunocompromised patients. Kahit na po sila ay below 65 years old, they should get their annual flu vaccine. Dr. Lorna? Sa mga bata naman, ang importante, kailangan mabigay pa rin yung regular immunization nila. So kasi itong mga immunizations na binibigay sa bata ay kung sila ay magkasakit noon, kagaya ng pneumonia, diphtheria, tetanus, H influenza, pag magkasakit sila noon, bababa lalo ang resistensya nila,
At kung ma-hospital sila, may risk na ma-expose pa sila sa mga taong may COVID. So, ang guideline ngayon is, kung ipaprioritize mo kung sino yung mabibigyan ng vaccine, it should be those children 24 months and below. Kasi doon ibinibigay yung mga DPT, HIV, ganyan, hepatitis B. So, tapos yung mga bata, babies na pinanganak na may hepatitis B nga yung nanay, kailangan ma-assure na mabigay yung second dose ng hepatitis B vaccine sa first month. So, ang hopefully, kung maalis na itong lockdown, ang advice is, kung mag-resume ng clinic ang mga pediatricians, dapat strictly by appointment. Tapos, not more than 10 patients a day. Ang gagawin mo, well, baby ka sa morning. Ibig sabihin, yun yung mga batang i-immunize mo. Ihihiwalay mo yung well baby sa mga sick baby. So, pwedeng sa hapon mo i-schedule yung sick baby. Pero kailangan maibigay yung mga immunization. So, ang priority, kung ipaprioritize namin, yung mga 2 years and below para makumpleto nila yung mga nasa listahan ng expanded program of immunization. Okay, so, vaccine binibigay din sa mga bata. Okay, so malinaw yon. Wala pa tayong bakuna para sa COVID-19. Meron tayong ibang klaseng bakuna para sa flu at dapat ibigay yon. At para sa mga bata, ay ibigay lahat ng bakuna na nakalagay doon sa schedule. Sa matatanda, meron din tayong listahan para sa matanda. So, kaya binibigay ang immunization is actually to protect us. At umaasa tayo na darating ang panahon na magkakaroon tayo ng vaccine. Okay, so napakabilis ng oras, no? Kukunti na lang na naiiwan natin. Napakadami nating payong nakuha sa inyong dalawa. Pero hihingan ko kayo ng 3 payo na pwede nating maipasa ngayon. Top three advice na ibibigay nyo sa general public. I will start with Dr. John. Okay. Top three. Unang-una, dahil sa pandemic na to, I think tandaan lagi natin na for the next, we don't know up to when, ang physical distancing at proper hygiene ay napaka-importante. Ang proper hygiene kasama na lahat doon, yung pag-wear ng face mask, ang paglilinis ng kamay natin, paghuhugas ng kamay na may kasamang sabon, I think that's a very good protection from our coronavirus, no? Pangalawa, kapag po kayo ay may symptoms, kaya ito ay palagay ninyo ay related sa COVID or non-COVID, mga symptoms na palagay ninyo ay hindi nyo nararamdaman na bago, mga symptoms na palagay ninyo ay grumagrabe at lumalala, huwag po kayong matakot, pumunta po kayo sa pinakamalapit na emergency room sa inyo. At sasabihin ko na rin, Chancellor, napakaganda ng ating bayanihan hotline. Kung kayo naman po ay hindi grabing may sakit, I think may bayanihan hotline po ang PGH. Pwede po kayong kumonsulta doon. Ang number po ay 155-200. At mag-guide po kayo ng sasagot sa inyo kung ano ang gagawin ninyo. Kayo ba ay kailangang pumunta sa emergency room? Kayo ba ay pwedeng sa bahay muna? So napakaganda po yun. At pangatlo, pagsasama-samahin ko na yung mga kailangan nating gawin, kay may sakit tayo o kahit wala itong COVID pandemic, napaka-importante ng pag-exercise, pagkain ng mabuti, pagtulog ng dapat na oras, at ang ating mental status. So yung tatlong yon ang aking gustong ipahatid sa ating mga nakinig, Chancellor. Dr. Lorna? Para sa mga bata naman, sa mga pamilya, masakit man na hindi natin mayakap yung ating mga anak, titiisin na lang po muna natin, kailangan lang ipaunawa sa kanila bakit hindi pwede yung halikan-halikan muna. Tapos, huwag munang sasama ang loob ng mga lolo't lola na sila ay ihihiwalay muna sa mga apo. Kung as much as possible, kung ibang bahay sila, gawin. Kasi nga po, yung mga above 65 years old ang mas nagkakasakit ng matindi. Ayaw nating magkasakit ang mga lolo't lola. Pangalawa, gusto ko ring i-enforce yung sinabi ni Dr. Jan na tamang pagkain
ang kailangan ng mga bata. Bigyan ng activities ang mga bata. Dapat ipaalala pa rin sa kanila na kailan nilang magbasa. Ito yung panahon na kailan nilang magbasa ng libro. At ililimit yung panonood ng mga gadgets, paggamit ng gadgets sa 2 hours lamang. For below 2 nga, dapat wala. So ito yung pagkakataong gamitin nyo yung mga libro, mga drawing materials. Pero make sure lang nahuhugasang maigi yung mga ball pen, mga crayons, o balutan ng mga cling film para i-discard nyo na lang yon. Pangatlo, pabakunahan nyo yung mga bata. Ang mga centers ay open. Tapos yung mga sa mga private patients, mag-o-open na yung mga clinics ng mga doktor after nung ECQ. Pero ngayon, appointment system na po. Hindi na pwede yung walk-in. Kaya kung kayo ay sa mga private patients, sa private doctors nyo, tawagan nyo yung mga doktor para mag-appointment. At ngayon po, pag lalabas kayo, kailangan nakamask. Sa mga below 2 years old po, dahil mahirap naman silang bigyan ng mask, yung mga bantay, kayong mga members of the family, ang magmamask o magawa ng face shields. Sa mga older than 2 years old, dahil mahirap minsan yung mask, pwede yung mga bandana, igagawin yung parang mask sa mga yon. Yan lang ang importante. Napakahalaga ng kanilang mga payo at dapat natin silang tandaan. Paulit-ulit nilang sinabi ang physical distancing. Pangalawa ay kung kailangan pumunta sa doktor, ay pumunta sa ospital at magpatingin. Huwag matakot pumunta sa ospital. Huwag matakot pumunta sa inyong doktor. Kung hindi naman siya nagmamadali, ang sabi nga ni Dr. Jan, ay merong hotline ang PGH, hotline 155-200. Kayo ay tumawag at para malaman ninyo kung kayo ba'y dapat talagang dapat tumakbo sa ospital o pwede namang maiwan sa bahay. Paulit-ulit din nilang sinabi, good nutrition, exercise, sleep well, concentrate on other activities. Yon ang magliligtas sa atin sa pag-iisip kung ano ba talaga ang dadalhin sa atin ng COVID-19. Para ho sa ating mga lola at lola, ay no kissing and no hugging. Thank you, Dr. Jan. Thank you, Dr. Lorna. Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong mga payong binigay sa ating mga viewers. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat din. Our battle cry for this war against COVID-19 is health delivery for all. Continuing vital health delivery is important in this time of the pandemic. This includes preventive care and chronic disease management. The new normal is being put in place to help combat the unseen enemy. I'm Dr. Mencit Padilla. Kalusugan ay karapatan. Mm-hmm.